I love this color. I love it. I love it talaga. Well, katatapos ko lang gumawa ng video ng how to cover my dark circles. And naisipan ko na rin na ituloy na ang video sa paggawa naman ng swatches ng Maybelline Superstay Matte Lipstick. I have 5 shades available here. For a few months, I've been using na this lipstick ng Maybelline. And I want to share with you kung ano ang aking experience dito sa lipstick na to. One of my favorite shade is this. The Amazonian shade. Yes, this is shade number 70. Favorite na favorite ko yung color na to kasi match na match sa aking skin. But I'm gonna show you this kung papaano siya sa aking lips. May nagme-message. Pasensya na. Ayun na, isa-silent ko muna po. Now, mag-start tayo itong bagong, ito lang yung, ito actually yung latest na color na purchase ko. This is 65 and the color is Seductress. Mag-start na tayo sa kanya. Actually, nagamit ko na siya isang beses but hindi ko pa na-remove totally yung kanyang seal. Tanggalin na natin ngayon. Ayan. Finally. Kasi once ko pa lang siyang na-try. And, ayan. I have nothing on my lips. Dahil katatapos ko nga nang gumawa ng video ng how to cover my dark circles. Naisipan kong ituloy na siya. Kaya ito na. Actually, itong lipstick na to, guys, I'm Superstay. 16 hours, I guess. Tama ba ako? 16 hours yung claim niya. And this is the Seductress. Ayan. Maganda yung applicator ng Maybelline. And so, ayan. Ayan ang Seductress. And let's try it on my lips. Mag-start ng school dito sa Italy ngayon. Pwede to sa mga estudyante. Dahil light color lang siya. And very simple. Ang kanyang shade. Seductress. On my lips. Okay, let's move on. After Seductress, try naman natin tong aking favorite shade. This is Amazonian. Shade number 70. Ah, ito yung kanina natin, si Seductress. Ito si Amazonian. Kung makikita nyo sila yung sa lalagyan, halos hindi sila nagkakalayo ng color. Tingnan natin yung difference nila sa swatches. This is a... So, pakita ko si Amazonian. Ayan, ang pangit kong mag-swatch. As usual, pangit akong mag-swatch. So, this is the... Try natin siya sa aking lips. So again, this is Amazonian on my lips. Oh, diba, besh? Bet na bet ko to talaga tong kulay na to sa akin. Gustong gusto ko siya. Matagal siyang mawala. I mean, yung kasi ang sabi niya, Superstay Matte Ink. Matagal siyang mawala sa lips ko. Then, halimbawa, kumain na ako. As in, kain. Lafang, ika nga. So, pagkakain ko, nandun pa rin siya. Hindi siya yung, ano, nag-stay talaga siya sa lips ko. That's why gusto ko tong color na to. And, this is ruler. Number 80. Pangit kong mag-swatch sa aking balat. Pasensya na. Saan nakikita? Ang
ang smooth niyang ilagay sa labi, guys. As in, so ayan. And take note ah, isang beses mo lang siyang ano idudot-dot-dot. And maganda rin, 'di ba? Maganda rin siya. Maganda rin si ruler. So ito pwede to sa mga date, tipo magde-date ka, 'yan ganyan. Medyo ano, medyo pa-charming ang lips, 'di ba? This, ito tayo kanina, si Ruler. Move tayo kay Voyager. So, medyo mas dark na siya. Yung susunod natin is this. Para magkalapit lang siya ng kulay kung sa lalagyan mo titingnan, ano. So, ito guys. Ito siya, ha? Kita niyo ba? Ay. And we will try this on my lips now. Sana huwag masyadong dark kasi ang hirap niyang tanggalin. Oh my gosh. Wow, this is... Ayan. Alam niyo yung color ng lipstick ni Kim Kardashian? Sandali ah. Masyadong maliwanag yata. Bawasan ko ng ilaw. Ang kintab na ng mukha ko. Ayan. Ayan. So, ayan. Nagbawas ako ng ilaw guys ha kasi... Halos ano. Okay, ayan. Nakikita niyo ba? Para siyang color ng lips ni Kim Kardashian nung talagang nag-boom ang ganitong kulay. Oh, ayan siya. So, this is Voyager, shade number 50 on my lips. I love this color. I love it. I love it talaga. So, let's move on sa ating last shade. This one. Siya ay si... Okay. Siya ay si Founder. Shade 115. Ayan. So, parang malapit din siya dun sa color nung kanina. No? Pakita ko sa inyo. Ito si Founder, itong open, itong naka-close eyes, si Voyager. So, yung lalagyan niya medyo parang ano, ito siya. Yan, si Founder. So, ayan siya. Magkalapit sila ng color kanina, nung sinundan yung color. Yes, ang dali niyang i-apply. Kaya lang, pag lumampas, para ang hirap tanggalin. Baka, ano, kung naka-foundation na kayo, kailangan nyo siyang tanggalin mabuti. Madadamay siguro yung foundation nyo. So, dahan-dahan na lang sa pag-apply. So, this is a bit lighter compared kay Founder. Yung Founder, mas intense, mas dark yung color niya compared to this. Pero maganda rin to for night out, ganon. This is Voyager on my lips. Okay, so, tapos na tayo. Para sa akin, this Maybelline New York Superstay Matte Ink. I super love this product. Grabe. Gustong gusto ko siya. Compare, marami na rin ako na-try before na mga liquid lipstick. Matte liquid lipstick. Ang nagiging problema ko sa kanila, yung iba nagka-crack ang aking lips. Nagda-dry ang aking lips. And hindi sila naglalast.
yun ang napansin ko dun sa mga ibang products na na-try ko. But with this, Maybelline Superstay Matte Ink, especially sa akin ha, especially yung Amazonian, kasi yung Amazonian malapit siya sa skin tone ko. Kaya ito yung madalas ang ginagamit ko, tong Amazonian. But, yung few weeks ago, na-try ko yung founder. And I had to retouch pagkatapos kong kumain. Kasi yung sa inner part ng aking lips, yung inner part, medyo natanggal siya. Gusto nyong gamitin yung color na yon. Halimbawa, lalabas kayo, yun ang gusto nyong gamitin. Yun nga, don't forget to put it in your pouch para pwede kayo mag-retouch. Kasi for everyday use, I recommend, kung katulad ko kayo ng skin tone, I recommend the Amazonian. And for also yung kanina rin, yung Seductress, okay din siya lalo na sa mga estudyante na hindi mo naman kailangan maglagay ng lipstick na super dark kasi syempre, mas maganda yung simple lang lalo na sa mga students natin, di ba? And so that's it. If I will recommend this product, oh yes, I will. And I hope to see you again on my next video. Sana nagustuhan niyo yung video kong ito about this Maybelline Superstay. I have these 5 shades. Bibilisan ko na kasi nakikita ko nagbe-blink na naman yung battery sa aking camera. Mamamatay na siguro yung battery ng aking cam. So, ito ang aking available na shades. And I'm gonna write down the links below kung saan ko siya nabili and kung saan sites nyo siya pwedeng bilhin dito sa Italy. And some other stores na pwede nyo siyang bilhin here in Italy and also there in the Philippines kung nanonood kayo. I guess mas mura actually siya sa Philippines. Napaka-swerte ninyo na nandiyan sa Pilipinas. Kasi mas mura talaga siya dyan. And I hope to see you again on my next video. Please don't forget to subscribe and hit the like button. And if you have questions, just leave your comments below. Thank you so much and God bless you all.